Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako muli si Teacher Jen, ang guro nyo sa araw na ito. Ang ating aralin ngayon sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 5 ay mga taong nangangailangan ng angkop na produkto at serbisyo. Pagkatapos ng ating aralin, kayo ay inaasahan na natutukoy ang mga taong nangangailangan ng angkop na produkto at serbisyo. Ang pagnenegosyo ay nangangailangan ng sipag at tiyaga para umasenso at makamit ang minimithing tagumpay. Mahalagang unawain ang mga kaalaman at kasanayan sa pagpili ng uri ng negosyo at isaalang-alang ang mga pangunahing pangangailangan ng mga tao. Pahalagahan ang personal na katangian tulad ng pakikihalubilo at pagpapalawak ng karanasan sa pagpapatakbo ng negosyo. Sa nakaraang aralin natin, tinalakay natin ang kahulugan at pagkakaiba ng produkto at serbisyo. Ang produkto ay ang mga bagay na maaaring inaalok sa merkado na nakapagbibigay ng kasiyahan sa pangunahing pangangailangan o kagustuhan ng isang mamimili. Samantalang ang serbisyo ay tumutukoy sa paglilingkod na inaalok ng taong nagtatrabaho o ng isang uri ng negosyo sa mga consumer o mamimili. Para lubusang maunawaan ang aralin at magkaroon ng malawak na kaalaman, subukang sagutin ang mga sumusunod na pagsasanay. Isulat ang P kung ang larawan ay produkto, S naman kung ito ay serbisyo. Unang bilang, ano kaya ang tamang sagot? Tama, ito ay letrang P, produkto. Pangalawang bilang, ang tamang sagot ay letrang S, serbisyo. Pangatlong bilang, ang tamang sagot ay letrang P, produkto. Pang-apat na bilang, ito ay tama, letrang S, serbisyo. At panglima, ang tamang sagot ay letrang P, produkto. Mahusay mga bata! Magaling ka bang manghula? Kaya mo bang hulaan o tukuyin kung sino ang tutukuyin ko? Tingnan natin ang inyong mga galing. Ordinaryong tao lamang ako. May mga pangangailangang material sa buhay. Hanap ko'y serbisyo at produkto na makasasagot sa aking pangangailangan. Kapag iyong natugunan ang aking pangangailangan, ikaw ay tatangkilikin magpakailanman. Sino ako? Sino kaya siya? Tama! Siya ay isang mag-aaral na katulad nyo. At ang mag-aaral ay isang consumer. Ngayon naman, pag-aralan natin ang mga sumusunod na larawan. Ano-ano ang mga produkto na nasa unang larawan? Mahusay! Ito ay mga gamit na panlinis. Sino kaya ang gumagamit ng mga ito? Mahusay! Ginagamit ito ng mga tagapaglinis sa ating kapaligiran. Kagaya ng janitor. Ito naman ang ikalawang larawan. Kanino kaya ang mga gagamitang ito? Mahusay mga bata! Tama kayo! Ito ay mga gamit ng doktor, nurse at iba pang medical practitioners. Ano-ano ang mga ito? Tama! Ito ay mga gamot, first aid kit, thermometer, at hiringgilya. Ito naman ay ikatlong larawan. Ano-anong mga produkto ang nakikita mo? Tama!
Ito ay mga kagamitan sa pagluluto. Sino kaya ang gumagamit ng mga kagamitang ito? Tama! Ito ay ginagamit ng mga chef, ng ating mga nanay, at ng mga nagnenegosyo sa karinderya. Ang nasa larawan ay ilan lamang sa mga taong bumibili ng mga produkto na inaalok sa merkado. Ano kaya ang tawag natin sa kanila? Tama! Ang tawag natin sa kanila ay consumer. Consumer ang tawag sa taong bumibili o tumatangkilik sa mga produkto na inaalok sa merkado. May mga kanya-kanyang pangangailangan ang mga consumer na produkto o serbisyo depende sa kanilang mga hanap buhay o pinagkakakitaan, kagaya ng mga pulis, guro, nurse, doktor, at iba pa. Bilang isang consumer, may mga pangangailangan na dapat matugunan at may mga inaasahan sa produkto o serbisyo na kanilang bibilhin sa merkado, kagaya ng mga sumusunod. Una, ang mga produkto o serbisyo ay dapat maasahan. Pangalawa, dapat mapapakinabangan ng matagal ang mga produktong bibilhin. Pangatlo, ang mga produkto ay makakatulong sa pang-araw-araw na gawain kagaya ng paglilinis, pagluluto at iba pa. Pang-apat, mga produkto at serbisyo ay dapat abot-kaya. At pang-lima, mga serbisyo at produktong ligtas gamitin. At mayroon pa rin tayong tinatawag na emotional na pangangailangan ng mga consumer o customer na kung minsan siguro ay nakakalimutan nating ibigay sa kanila. Nangangailangan ang customer ng una, suporta. May mga pagkakataon na nangangailangan ng suporta ang customer tungkol sa mga produktong hindi alam kung paano gamitin. Pangalawa, pagtugon. Ito yung pagbibigay reaksyon sa mga hinaing ng mga customer. Pangatlo ay ginhawa. Upang hindi mainip o mahirapan ang mga customer, kailangan ay may wastong upuan. Hindi masyadong mainit, malinis, may mapaglilibangang magasin o dyaryo o TV habang sila ay naghihintay. Pang-apat ay respeto. Igalang ang desisyon ng customer. Kahit alam mong mali ito, ngunit ayaw pa rin makinig sa paliwanag mo. At pang-lima, tulong. May mga customer na hindi alam kung ano ang maganda o nababagay na produkto sa kanila. Kaya, nangangailangan sila ng payo mo. Ngayon naman, oras ng pagsagot. Sa pagyamanin natin, sino ang mga taong nangangailangan ng mga sumusunod na produkto at serbisyo? Tukuyin ito. Isulat ang iyong sagot sa patlang. Pumili ng tamang sagot sa loob ng kahon. Pwede mong i-pause ang video na to habang ikaw ay sumasagot. Tandaan natin, ang bawat tao ay may mga kanya-kanyang produkto o serbisyo na pangangailangan. Mahalagang matugunan ang pangangailangan ng bawat customer nang sa ganon maging matagumpay ang negosyo. Ang magandang serbisyo at produkto ay nakakapagdulot ng magandang epekto sa anumang negosyo. Sagutin naman natin ang mga sumusunod na gawain. Analohiya, panuto. Batay sa ugnayan ng unang pares sa bawat bilang, pumili ng wastong pares para sa pangatlong salita. Isulat ang titik ng tamang sagot.
lupuin kung saan naaangkop ang bawat produkto at serbisyong nakalahad sa chart. Piliin sa loob ng kahon ang mga taong nangangailangan nito. At sa gawaing bahay, magtala ng mga serbisyo at produkto na kailangan ng tao sa ating pamayanan. Ayan, natapos na naman natin ang isa pang aralin sa EPP 5. Naway marami kayong natutunan sa araw na ito. Muli, ako si Teacher Jen. Hanggang sa susunod na aralin. Paalam!